Medyo busy ang person dahil kahapon hindi ako natuloy na mag-film. Supposed to be ngayon dapat yun mag-up ang video to celebrate, to commemorate my 1-year anniversary ng aking US visa. Pero dahil may mga nangyari na hindi in-expect, kinailangan kong lumabas muna. So hindi ko natapos mag-film. Hindi ko talaga nasimulan. Nire-ready ko pala yung script ko eh. Syempre, I wanted it to be more detailed, mas ganyan. So hindi ko siya nagawa. So today ko siya gagawin. Today tayo mag-film ng aking embassy experience, tips and questions. And ayun, probably by the time you're watching this video, naka-up na yung video na yon. Lalagay ko na lang sa card above. And I'm planning also to finish packing. Kasi at least 2 maleta sana muna maisara ko na. Another is finalize airport outfit. Yun talaga yung pinakagusto kong mangyari talaga. Kasi hanggang ngayon wala pa akong airport outfit. Para hindi pa nagsisink in na paalis na kami. I'm gonna do that today too. And sakto, aalis ang asawa ko, so pwede tayong maghapon. Pwede kong gawin yun maghapon na sana talaga matapos ko siya within the day. Kasi tomorrow is Sunday. Balak kong pumunta ng SM. Gusto kong magpagupit ng buhok. And I will also vlog about that. Kailangan ko din mamili ng mga konti items na kulang pa na mga ipamimigay doon. Gaya ng tito ko na sobrang addict sa Vicks. Yeah. So, yun yung mga gusto kong mangyari din bukas. Tapos, Monday kasi ng hapon, doon na kami sa Clark matutulog kasi early kami ng next day yung flight namin. So, dapat 11 pa lang ng gabi, like December 11 ng gabi, nandun na kami sa Clark kasi wala na mga kapaghatid sa amin, guys. Medyo busy sila dito sa 12. So, ayun. Yun yung mangyayari in this coming weekend, this... Oh my gosh, I'm so excited. Ayan, so medyo papunta na tayo sa exciting part ng ating vlogmas. Kasi ngayon medyo puro wala tayong ganap. Dito lang tayo lagi sa bahay na, no? Pero ayan, malapit na talagang mag-flight. And I think by the time I upload this, I don't think I can upload. Kasi guys, ikwento ko lang ha. Share ko lang. Actually guys, secret kasi to siya. Surprise kasi to siya sa tito namin. So, actually, to everyone na nandun sa US, secret to siya na hindi nila alam na parating kami. To the point na hindi namin alam kung may susundo sa amin sa airport. Ganun namin ka-surprise. Ganun ang plano na surprise namin. So, kaya hindi ko siya maikwento sa vlog. Hindi ko maikwento yung mga preparations ko sa vlog. Hindi ko mapakita unless naandun na kami. So, yun lang naman ang gagawin ko for today. And medyo madami yun kasi nagagahol na ako sa oras. So, you got me feeling like I'm going. Carried away man ako guys. Uy, nakalimutan ko na vlog man pala ako. Naisara ko na yung isang maleta. 22 kilos lang siya. And hindi ko na sinagad kasi hindi na siya kasha. Wala na akong mailagay na kakasha pa. Tsaka, lalagyan ko pa siya ng belt. So, feeling ko madadagdagan yung weight. So, hindi ko na sinakto ng 23. Na ako 22 lang. Tapos, lagyan ko ng damit niya. Kasi extended siya guys. Natatakot ako baka mapunit ba yung tela part ng extension. Tapos, i-belt ko siya. Ito nakuha. Nakabili ko to sa Shopee. So, ayan. Lagyan na lang natin siya ng belt. Sa wakas. Diyos ko. The struggle is real. Pero ayan, tapos na siya. Finally, tapos ako sa isang maleta. Okay, on to the next one. So, natapos ko rin finally ang ating video. And grabe. Parang napagod naman ako masyado. Wala naman akong ginagawa today. Like, nag-empake lang naman. Grabe ka-sweet sa akong bana, guys. Dumating siya. He came from work, diba? Galing siyang trabaho.
Pero right now, siya yung naghahain doon para makakain kami dalawa. Am I the luckiest or am I the luckiest? Just, ayan, kain tayo guys. Guys, so ayan, nagmamadali ako kasi it's already 4 o'clock and kanina maghapon talagang nakahiga lang ako. Kasi talagang tamad na tamad ako, pero kinonvince ko talaga. Nung talaga yung sarili ko na lumabas at magpagupit ng buhok. Kasi bukas, pa-Clark na kami and doon na kami matutulog. So, wala na talaga ako ibang panahon para magpagupit ng hair. Kasi medyo chaka na talaga ang hair ko, guys. Ginabi na nga kami and ayan, super enjoy talaga yung today, yung araw ko today guys. Medyo namalat lang ako sa sobra sa Marites, ang daldal ko today. So ayun, nagawa ko naman yung aking goal for today na makapagpagupit and mamili ng mga last minute na mga ano ba yun, mga pabili. Hindi naman siya pabili kasi hindi naman nila pabili yun kasi nga hindi naman nila ako hiningan kasi hindi naman nila alam parating ako. So these are the last minute na mga pasalubong ko sa aking mga kamag-anak doon. Syempre, 'di ba? At least meron man lang akong dala para sa kanila. So tomorrow, I need to finish packing my stuff kasi sa apat na maleta, guys. Isa pa lang ang sarado. Like isa pa lang ang sealed and sure na sa weight niya. The rest talagang wala pang laman. I'm gonna show you guys yung mga documents na ipe-prepare namin to show ng sa immigration officer if ever. Like, yan. Yun lang yung ano ko bukas. Aayusin ko na yung documents namin tsaka yung finalize yung maleta and yung mga outfit. Pati para sa asawa ko. Opo. Dahil ito po ang life as a married person. As a wife lang pala kasi married din naman asawa ko pero ito ginagawa para sa akin. So yun lang for today and then see you again all tomorrow. But it's the same video, you know. So see you tomorrow in the same video. The next day. Hi guys, good morning. Nako, naubos na yung boses ko. So good morning. Hindi ako masyado nakatulog guys. Kaya bumangon na lang ako and para kung siguro na ano ko, na anxiety ako sa lakad namin. Tapos alam kong wala pa akong gamit. I mean, so bumangon na lang ako and ngayon mag-i-empake na lang po ako. And ayan. Tapos magpe-print pa ako ng mga documents ng mga kailangan namin. Photocopy namin para syempre dalawa kami mag-alawa. So, isa-isa kami ganun. So, ayan. See you later. So, ayun. Ngayon, ipapakita ko yung documents na hinanda ko para sa aming mag-asawa. So, I got a blue one para sa kanya. And then, this pink one is mine, syempre. So, ayan. Isa-isahin natin. So, for my husband, ang na-ready ko na. Although, kulang pa to kasi hindi pa. Printed out na tickets. Round trip tickets para hindi na kami mga problema, hindi na ilalabas yung mga cellphone, ganyan. Nag-print na ako. Kailangan din naman to sa immigration kasi tinitingnan din nila kung talaga meron kang pa-uwi na ticket. So, hinanda ko na yan, na-print ko na siya, hinighlight ko lang yung pangalan niya. Kasi ang liit ng font, ha? Kita niyo ba? Ang liit. So, ayan. I printed that out.
I have like our bank certificate, and then meron ako ng ano niya, certificate of employment, and then our marriage certificate, and ito sinadya kong naka nandito sa likod, naka ganun, para pag magsascan siya, nakapalikod siya. This is actually the e-travel na QR code. So, ayun. Tapos, yung nasa harap mismo, nilagay ko, sinadya ko yung ticket yung nasa harap ko. See? Para pag magsascan, kasi alam ko, hindi ko alam right now, kasi hindi naman ako nakaalis, pero right, last year, may isascan mo lang siya sa computer nila sa yung ito. So, ngayon, para hindi na siya kailangan maghanap, ito na lang agad iscan. So, kaya tinalikod ko siya. Also, I have his vaccination card, his company ID, syempre yung passport niya, kailangan yan. Yeah. Alangan naman. And then, 1,700. Kasi yung kanya is hindi pa paid yung travel tax. So, sinama ko na dito para hindi na rin kami ma-problem. For me naman, ganun din, meron din ako nung, ganun din, nasa likod din yung e-travel ko. Tapos meron din ako nung ticket, na marriage certificate, tapos yung bank certificate namin kasi joint account naman yun, so nag-photocopy na lang ako, and meron akong vac cert kasi hindi ko sure kung nasaan yung vaccination card ko nung time na nag-print ako, eh in the end, nahanap ko ang aking original na vac cert, vac card, so dadaling ko na lang din parehas para sure. Also have my passport. So yun lang yung hinanda ko para sa trip namin, hindi na ako nagdala ng iba pang mga papers na ganun, kasi feeling ko naman wala namang hihingiin sa amin na ano, kasi last year ang dami kong dalang documents pero wala namang hiningi sa akin kahit isa, so feeling ko ngayon okay lang din. Connecting flight kami via Starlux Airlines, so ayan, magva-vlog din tayo, ipapakita ko sa inyo kasi first time ko sa Starlux Airlines and hindi ko nga siya naririnig before. Turns out bago pala siya na airline. So yan, papakita ko rin yun sa inyo probably in the next video, because this video is solely about my preparations for the trip. So ayun, papakita ko probably in the upcoming video. So abangan niyo. So update, tapos ko nang i-empake lahat and hindi na na-complete yung 23 kilos each. Kasi wala na talaga akong mailagay. And nasa hotel na kami ngayon in Clark, because tomorrow early ang flight, so mas malayo yung Bulacan, diba? So from Clark na lang kami to airport tomorrow around 5:30 to 6 a.m. because our flight is at 10. So yun lang ang ating update for today, and i-end ko na ang vlog here because exciting na talaga ang flight tomorrow. So sana talaga ma-achieve ko talaga yung mga alam yan. So ayan, that's it for today's video. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed, and if you did, please don't forget to subscribe and please hit the notification bell so you'll get notified every time I upload a new video. Thank you so much and see you on my next one. Bye! Mwah.